Magandang umaga po sa kanilang lahat. Siguro alam niyo kung bakit tayo nandito, lalo-lalo na yung mga nagtatrabaho sa Otosius. Birthday ngayon ni Aba. Kaya palakpakan natin si... Gusto niya ibahagi ang pagpapagaling para sa lahat. Gusto niya ibahagi yung tinatawag na pagpapala ng Diyos. Mga kapatid, sa pagbasa ngayon, siguro it's not a coincidence or hindi nagtataon lamang na sa dinami-dami ng pagbasahin sa Biblia, ang natapat sa araw na ito ay tungkol sa healing, sa pagpapagaling. Dahil gusto ng Panginoon na malaman ng lahat, God wants us all to know that He wants us to be healed. Gusto po ng Diyos na kumaling din ang tao. Bakit kamo? Ang taong nakakatanggap ng biyaya o nakikita ang biyaya ng Panginoon ay magiging masaya. Tama po ba? At ang tao pong masaya ay madaling maging banal. Napakahirap po magpakabanal ang taong laging masama ang hininga. Laging galit. Laging may tampo. Laging pumutok ang dibdib. Laging may galit sa puso. Sabi ni Jesus, ano ba ang mabuti? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama? Sa araw ng pamahinga, sa English, which is better, to do good or to do harm during Sabbath? Siyempre, sagot ng lahat, gusto natin bumuti, gumawa ng mabuti. Gusto natin mapalapit sa Diyos. Pero kadalasan, sabi ko nga kanina ng aking introduction, may mga balakid upang mapalapit tayo sa Diyos. Lahat ng tao gustong gumaling. Kung isang buwan, nandito po ako, malapit lang dito. Sabi ko sa kanila, taas ang kamay na gustong gumaling. May isang paa nakataas. Bakit kaya paa ang nakataas? Nilapitan ko, yung pala po, walang kamay. Naawa naman ako. Wala nang kamay, hindi pa makatayo. Sa tingin ko, sa aking sarili, ito'y mamamatay na. You know, limited as I am. So tuwing po ako magpe-pray over sa kanya, parang gusto kong umalis. Sabi ko, baka dito pa ito mamatay habang hawak-hawak ko. Alam niyo, matapos kong i-pray over, lumipat ako sa kabilang dulo, biglang nagkagulo, akala ko namatay. Yung pala tumayo, salamat sa Diyos. So dito, taas ang kamay, ang gustong humaba ang buhay. Wow, palakpakan natin ang Diyos. Ibig sabihin kayo'y mga normal. Walang masama sa gustong humaba ang buhay. Pwes, gusto nyo rin lang humaba ang buhay. Sana naman ang buhay na gusto nyo humaba, sana kayo maging masaya. At paano magiging masaya ang tao? Kailangan wala yung inggit. Hindi kayo nandaraya. Hindi kayo nalalamang sa kapwa. Yan ang mga bagay na nagiging dahilan kung bakit hindi nagiging masaya ang tao. Lagi-lagi na kayong magkasama, kayo-kayo pa mag-aaway-away. Kayo-kayo pa ang nagsasabihan ng masasama sa isa't isa. Ngayon pong bagong taon, lahat tayo gustong umasenso ang buhay. But higit sa lahat, mga kapatid,
ipanalangin natin na sana tayo ay maging malusog ang katawan. Sa panahon ngayon, sa hirap ng buhay, magkakasakit ka pa. Paano na tayo? Ang ating Panginoon, simula, binigyan tayo ng tinatawag na guiding principle on how to live life to the full. Kung paano tayo mabubuhay sa mundo, na tayo ay magmamahalan sa isa't isa, hindi tayo magsisiraan, tayo ay magtutulungan, hindi tayo mag hindi natin ilalaglag ang ating kapwa, gumaling lang tayo. Alam mo, masakit nito. Minsan, hindi nyo ba napapansin kung sino pa ang inyong pinagkakatiwalaan, siya pa ang nagluloko sa inyo. Minsan, sa inyong trabaho, napakasakit nito makita na kayo ay hindi nagkakasundo. Alam mo po, sa langit, dalawa ang bawal. Bawal doon ang pangit, at bawal ang mabaho ang kilig-inig. Paano naman hindi papangit at paano gaganda? Madali lamang. Sinabi ni Jesus from the beginning, magmahalan kayo. Ang tao kong nagmamahal, maaliwalas ang mukha, alam niyo bilang pare. Nakikita ko ang mukha ng napakarami. Kaya alam ko kung sino dito ang masama ang ugali. Yan. Kaya ingat-ingat kayo. Ang ginagawa ko na ay pinagdadasal ko na lang, Diyos ko, sabi ko minsan, huwag mo po siya munang pagalingin. Mahirapan mo muna. Okay. Sinasabi ko, Lord, ipuin mo ang puso ng mga tao na dito ngayon na sila ay mawala ang sama ng loob, na sila ay mawala yung tinatawag na pag-isip lamang sa sarili, pagsasamantala, na sila ay hindi maging chismosa. Napakahirap sa isang nagtatrabaho, pinag-uusapan ninyo ay buhay ng may buhay. Tapos sasabihin ko, magsasabihin sa kanya, yung pala lahat na alam, kasi lahat sinabihan na huwag sasabihin. Paano naman hindi babaho ang pinigili? Yan, bibigyan ko kayo ng sekreto. Alam nyo, ako po ay minsan nadidepress sa bansa natin. Lalo na nakit kaya ako, maraming basura. So minsan ako po ay nag-imbita ng expert sa zero waste management. Okay, ibig sabihin na, yung para kung paano aayusin itong mga basura na hindi mamamako. Ang sabi sa akin, Father, ang sekreto dyan ay erosion. Oh, dahil yun doon ah. Anong sa Tagalog? Yung bang ang hangin ay kailangan pumasok at lumabas. Sabi ko, kaya pala may mga taong mabaho ang kilig-inig. Hindi yung bang hindi pumapasok at hindi lumalabas ang hangin. Laging nakaganyan, hindi nagbibigay. Yung mahilig bumuno at magbigay sa kapwa, napasok ang hangin dito. Alam nyo, sa law of nature, ganun din. Yung lahat ng stagnant, nabubulok at bumabaho.
kahit doon sa Holy Land, mayroon doon dalawang parts of water, Lake of Galilee and Dead Sea. Yung Dead Sea, walang nabubuhay dahil kuha lamang ng kuha. Yung Lake of Galilee, ang daming nabubuhay. Ang daming mga isda dahil nagbibigay. Sa mga nandito ngayon, subukan nyo ito. Sekreto ng buhay. Huwag kayong matakot magbigay. Dahil babalikan kayo ng Diyos na napakaraming biyaya. Naniniwala ba kayo na lahat ay galing sa Diyos? Kung kayo'y naniniwala na lahat ay galing sa Diyos, subukan nyo ang natanggap ninyo ay ibahagi nyo sa inyong kapwa. Huwag kayong madamot sa akin, mga sarili. Mamamatay kayo ng baluktot, mabago pa. Totoo yan. Totoo yan. Try it. Huwag kayong matakot. Kasi ang tao, minsan, paano naman pag ako nawalan? Paano naman pag ako na naidangan? Paano naman pag ako nagkasakit? I'm telling you. Subukan nyo. God will provide. Pero it is a process eh. Yung tinatawag na give until it hurts. Yun po ang ginawa kasi ni Jesus eh. Si Jesus, gumawa na ng mabuti ay sa araw na to, yung paan naging dahilan ng pagpatay sa kanya. Pero, ginantimpalaan siya ng Ama. God has His way of resurrecting His people. May pamamaraan ang Diyos na siya lamang ang nakakaalam kung paano tayo makakatanggap ng biyaya galing sa Kanya. Sa akin po, may mga nagpapapray over. Dalawang nasa wheelchair, magkaibigan. Sabay na stroke. Sabi ko, bakit naman kayo sabay pa? Sabi niya, kasi Father, pag best friend kami, mahilig kami sa lechon. Isa nga, stroke nga. Noong nga stroke, nagpa-pray over sa akin, Father, pray over niyo kami. Ay, era. Nag-pray over ko yung isabing na lumakad. Yung isang kaibigan na higit. Father, palakarin mo rin ako. Gusto ko rin lumakad para kami makapaglakad ulit na aking kaibigan. Kasi yung isa, papatong ko pa lang ng kamay na wala na ang sakit, naglakad na. Ito naman isang introduce ko po, nadasal ko ng lahat. Tagaktak na ang aming powers, hindi pa rin nakakalakad. Ayaw akong pakawalan. Nasabi, Father, hindi ko ngayon paalisin hanggang hindi ako nakakalakad. Sabi ko, Diyos ko, malaking sakit ng ulo ito. Sa madalit sabi, wala po akong magawa dahil hindi naman siya makalakad. Kahit anong dasal ko. Sabi ko, Lord, tulungan mo po ako makaalis sa babaeng ito. In-inspired ako ng Diyos. Tatanungin siya. Ang sabi ko ay, may sama ka pa ng loob sa iyong dibdib. Ikaw ba ay may galit na hindi autaw, hindi mo mapatawad? Biglang nag-iba ang mukha. Pare, hindi ko mapapatawad ang aking biyanan. Sabi ko, ano nangyari naman sa biyanan mo at napasama dito? Father, naghiwalay kami ng aking asawa dahil sa biyanan ko. Mag-asawa na kami, pinakikialman pa kami. Hindi po siya ilaw ng tahanan. Siya po ay naging anay ng tahanan. Anyway, sabi ko, kung dininan ko po siya, hindi na naman mukhang bata. Sabi ko, ha?
nasaan ako ang inyong biyenan? Father, tatlong buntaw na akong patay. Ilan sa atin ang ganyan? Napakatagal na, namatay na, hindi na natin nakikita, galit pa rin tayo. Ang ating sarili ang nagdurusa. Ang taong may galit sa dibdib at hindi nagpapatawad ay parang may lason sa loob ng kanyang katawan na unti-unting pinapatay ang lahat ng internal organs. Si Jesus, kahit ano pa ang ginawa sa kanya, pinili niyang magpatawad. So sa mga nandito ngayon na gustong gumaling, kung gusto niyo pong gumaling, ang sabi ni Jesus, gusto mong makatanggap ng aking awa, magbigay ka ng awa. Gusto mong makatanggap ng kapatawaran, ikaw ay magpatawad. Yan po ay hindi galing sa aking bilik. Inulit ko lamang ang sinabi ni Jesus na siyang laging sinasabi, magpatawaran tayo. Tulad nga po ng sinabi ko kanina, napakahirap mapalapit sa Diyos at maging banal ang taong laging galit. Mas madali pong maging banal ang taong masaya. Bahala na kayo kung ano ang iyong pipiliin. Matatanda na naman kayo, may mga sarili kayong isip, so sana ang piliin nyo ay yung tama at kalugod-lugod sa Diyos. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Talampakan natin ang Diyos. Yan.